Good day po mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is continuation po ng ating security emergency planning. So mahalaga po yung pagpaplano, lagi po natin sinasabi, lalo po in case of mga emergency. Kaya nga po may plano tayo because meron tayong mga inaabangang na pwedeng mangyari na hindi natin maiwasan, and that is emergency. Okay, so ano po yung sumunod nating topic po dito is yung kasunod po nito is yung security principles. May mga security principles po kung bakit tayo nagpaplano. Ano po yung una? Ito yung mga sabihin ng principles po. Dito tayo bumabangga, dito nag-stand yung lahat ng gagawin natin dahil dito sa mga principles po na ito. So una po is compliance with security law. Siyempre po, sa security industry or sa mga company kung saan tayo naka-assign, may mga sinusunod po siya mga protocol sa mga LGU natin. Diba? Sa mga sakop na barangay, kailangan po makapasa sila sa mga PFP, sa Bureau of Fire, sa LADA, yung Laguna Lake Development Authority. Siyempre po, diba, sa mga building kasi may mga SDP po yan. So marami pong mga sangay ng ating gobyerno na nag-check sa isang company kung sila'y makakapasa upang mabigyan sila ng tinatawag po na license to operate. So ganoon din po sa mga agency, diba, meron silang LTO na tinatawag. So kailangan po yung mga clearances po na yan, masecure nila para doon sa patuloy na tumakbo yung company kung ano po yung saan tayo naka-assign. Kaya mahalaga po ang usaping seguridad. Lalo po sa mga talagang iyan ang hinihigpitan nila about security and safety. Kapag bagsak po dyan ng isang company, hindi po yan magbibigyan ng mga clearances para magpatuloy yung kanilang negosyo or pwede silang masara or magpe-penalty pa sila. Kaya talagang sumusunod sila dyan at iyan po ay nakasalalay higit sa mga security personnel na naka-duty. Kailangan po natin tayo lagi mag-i-inform sa management na kung ano yung pwedeng mabigyan agad ng action, which is talagang ina-actionan agad ng company once na nag-report po tayo. Kaya malaking usapin. Kaya nakalagay po dito is compliance with security law. Talaga nagko-comply dapat. Hindi lang ito talagang dapat dahil sa mga tao, pero isa itong compliance para kasi gusto rin ng mga nakakasakop ng mga barangay dyan sa ating area na maging ligtas po yung mga tao. Kasi malaki rin pong kapabayan nila yan kapag nabigyan lang ng clearance yan, despite hindi pala pasado yan sa mga chinecheck nila like ng Bureau of Fire. Siyempre, pag nagkaroon ng sunog, tapos ang daming casualties, huwag naman po sana, mako-question din po sila bakit nakapag-operate sa dami ng mga problema pala sa building. Like mga fire exit, hindi naman dapat ganyan, bakit ganito yung fire exit nila, ang dami mga mga nakatambak na mga hindi naman ginagamit na pwede pagsimulan ng sunog kung maging cause para lumala ang sunog. So, chinecheck po yan. Ano po? So, pangalawa po, security principle is to respond as quick as it should be. Para namang, siyempre, pag well-trained po tayo sa mga ginagawa natin, meron tayong mga training, may mga plano, mabilis natin ma-initiate kung ano yung pwede maging solusyon just in case na tumama ang anumang mga emergency na yan. Di po ba? Kasi alam na natin eh, we have to be aware ano yung pwedeng mangyari. So matatopic natin later yan, bakit kailangan natin malaman ano ba yung pwedeng mga emergency cases na mangyari dyan sa detachment po natin. Okay? So next po is to offer a hand during time of emergencies. Pwede tayong magsabi na sige, kaya ko po ito, di ba? Katulad po niya, may mga aksidente nangyari, like may nagasgasan lang, or di ba, natulas dyan, siyempre nasugatan. Nag-response agad ang mga security personnel kasi nga po, train sila about sa first aid, sa paano mag-dressing ng sugat, paano natin muna gagalawin ng isang patient kapag yan ay nakahandusay, di ba? So, pwede natin ano yung sarili natin kasi alam din nila na tayong mga security is well-trained about sa ganyan. Kaya pwede tayong mag-offer on the spot. Diba? So, next po dyan is to protect lives and property. So, diba? Palagi ito ang kasi nga, inakahuli siya sa protect lives and properties kasi dapat may mga plano kasi how do you protect lives and properties kung magkaroon ng emergency na wala kang paghahanda or wala kang plano. Kaya napakalaking usapin, napakalaking dapat na pinaghahandaan ito kasi ito yung gagamitin na rin. How do we protect the lives and the properties we are serving for the company? Diba? Mahalaga yun kasi ito yung ginagamit nating tools para higit na maging matagumpay ang seguridad at safety ng isang kumpanya kung saan tayo naglilingkod. Okay, so mahalaga po yan. Next po dyan is yung factors to consider in emergency planning. May mga factors, may mga kailangan tayong i-consider sa emergency planning. Ano yung una? Nature of emergency.
ano ba yung pwedeng emergency mangyari dyan sa area natin? Tandaan po natin ang emergency, hindi lang ito mga disaster na nangyayari, may nature disaster, marami po eh. Katulad halimbawa, napakaluwag ng entrance ninyo, pwede ang mangyari dyan, mapasukan tayo ng mga intruders dyan. Kasi nga hindi nag-check, walang proper checking. Ang guard natin na naka-assign, napaka-relax. Yung kwento doon, kwento dito, palaging wala sa area, ka-abandon, kahit sabi mong lagpas na ng konti, abandonin din yan. So, ano yung mangyayari? Makakompromise. Dapat tinitingnan din po natin itong mga officer kung paano dapat nabibigyan ng pagpapahalaga yung ating area, especially yung mga post natin. Kaya nga yung iba sinasabi, sir, doon na lang ako ma-assign kasi wala akong tulog. Tandaan po natin na kapag ang isang post, nilagyan ng tao yan base sa ocular inspection ng agency na nire-request nila to the company na dapat may guard kasi masyadong vulnerable yan sa mga emergency. So, lalagyan ng tao yan. Ngayon, ang ilalagay mo dyan eh, kiso walang tulog, walang pahinga, anong gagawin yan dyan? Eh, napakahalaga po yan. Kasi dapat hindi natin binibigyan ng halaga yung mga ganong ano ng ating mga ganon. Kasi that is a part of the planning of an officer. Tandaan natin, sa lahat ng tayo nagtatrabaho at gumagawa, especially the officer, you have to plan on the spot. Nagpaplano na po tayo noon kung paano natin ikamadan yung tao natin. That is the number one planning of an officer na paano mo bibigyan ng mahalaga o ng magandang posisyon ang mga tao natin. Kasi ang mga guard natin, kanya-kanya ng kalakasan, kahina. They have their strength and weaknesses. Dapat makita natin na kapag lang sa entrance to, medyo hindi pa po pwede. Especially kung mga bago pa. Ngayon, kung talagang kaya naman niya, makikita din natin. That is also a part of planning. Hindi lang dito kasi ayan na, may planning tayo about emergency. Ngayon, yung mga tao natin hindi pala well prepared. Wala tayong plano. Paano natin sila ikakamanda? So, it doesn't work that way. Kahit anong galing natin sa pagkakaroon ng mga plano na yan, kapag ang mag-i-initiate niya is weak, useless po yan. So, dapat pinapaiting natin yung galing ng ating mga security personnel. Okay? So, ano pa po is prevention and mitigation. Kailangan ma-prevent natin o maiwasan o kaya ay ma-mitigate man lang, mabawasan. Di ba? Halimbawa, nagkaroon ng sunog. Siyempre, well-trained sila pang gamit ng mga fire extinguisher kung ano man. At least, mababawasan natin yung pwedeng laki na madami sa company. Kasi ang emergency nga, sabi nga, di ba? Nauna natin emergency, ulitin po natin yung meaning na emergency. It is a serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action. So, napaka-serious niya, pwede nga fatal or napaka-mapanganib talaga. So, kung talagang fatal yan, hindi natin iwasan, huwag naman talagang sumobrang dami ng casualties. Diba, ma-lessen natin, ma-mitigate natin. That's the very important of planning. Talagang sa emergency, hindi naman, sana ma-zero, very good, pero nangyayari talaga na may nadadamage. But, makikita doon yung outcome na hindi naman sobra ang nadamage. Nakahanda kaya nga ang daming mga ano sa mga building, di ba? Kadami-daming mga pang-ano sa sunog dyan, mga alarm, fire extinguisher, ano, mga sprinkler, smoke detector, may mga CCTV pa. Talaga pong pinupunduhan yan ng mga kumpanya. Kaya nga, di ba, totoo ang sinasabi, security, it is an investment, not an expenses. Ang seguridad, eh hindi iyan investment po yan, hindi iyan gastos. Tatandaan natin, kasi kapag hinalagaan natin ang seguridad, binibigyan natin ang importansya, number one, sigurado po, lalago at tatakbo ng maayos ang company. Kasi once marami na damage ng mga empleyado, na negligence ng company, sasagutin po nila yan. Kaya very, napaka-demand ng isang kumpanya pagdating sa security and safety ng kanyang kumpanya. Mahalaga po. Kaya huwag natin i-neglect, lalo tayong mga security personnel kasi tayo po ang mag-i-implement yan sa kumpanya kung saan tayo nakasin. Kahit ano pa po yan, bakanting lote o what, tandaan po natin yung safety and security. Especially tayo, mga security personnel. Dapat kasi, paano tayo makakapag-save kung tayo hindi safe? Kaya nga, safety first. Lagi po natin tandaan. Okay? So yun po, next po natin, approach and techniques. Dapat meron tayong mga gagawin pamamaraan. Ano yung pwede natin gawin kapag may mga emergency na dumating? Diba, kunyari, the big one, ayan na pinag-uusapan na naman ngayon. Diba, kasi nga, medyo ano na nga daw. So, may mga preparation na. Kaya sabi nga, kailangan natin itong mga ganitong pagpaplano para dumating man yan,
hindi na masyadong magpanik ang mga tao o kung sino, kasi aware na sila ano yung gagawin nila. Though hindi ma-perfect, kasi syempre pag andyan na yung normal, medyo mawawala na rin sa linya. Kaya lang, meron silang kaalaman na magagamit din nila, lalo pagka talaga wala ng panic attack sa kanila. Kaya naman nagkakaproblema because of panic eh. Ano ba sinasabing panic? Di ba yung panic ka? Letter P stand for a person. Letter E, R. Letter N, not. Letter I, informed. Letter C, correctly. Person are not informed correctly. Kaya nga panic. So, ibig sabihin, hindi kasi natin sila nasanay kung paano yung gagawin in case of emergency. Kaya nangyayari, nagpapanic. So, nangyayari, ang dami tuloy nagiging problema. Nagkakaroon ng mga casualties because of the panic attack. Kasi kung alam nila, pero eh, dapat ganyan lang, dapat isang way lang, walang tatakbuhan. Eh, siyempre, sa ganyan, nagtakbo, nagmamamadali. Eh, nagkaroon ng stamping dun sa fire exit. So, nagkaroon ng, ano yun, gumulong na yung iba hanggang sa nagkano, ano, hanggang sa iba. Eh, kung nasa ilang floor kayo. So, imagine yun nga, because hindi nga natin natin, kaya mahalaga po ang planning. So, may mga techniques, ano yung gagawin na yan? So, mahalaga po na dapat na i-disseminate natin kung ano yung gagawin ng ating mga security personnel. And then, policy and procedure. Dapat siyempre kung ano yung mga policy, mga procedure na ginagawa ng company, yung mga policy, dapat sundin. Kasi alam nila, itong mga policy na to, mga rules na inihahatag sa mga security personnel para ma-implement ng tama, dapat maipatupad ng tama. Kasi, malilis ang emergency. Kaya nga yung policy po na to, ito yung isang tools para malesen yung mga mangyayaring pwedeng emergency. Like halimbawa, bakit kailangan mag-ano ng valid ID dyan? Siyempre, eh, kung wala kang ID na kawatan pala yan, di nagnakaw. So, nagkakaroon ng emergency dyan sa ating area. Diba? Problemang malaki po yan. So, kinakailangan talaga lagi tayong handa, especially ng mga disaster na yan. Dapat inaghahanda po talaga mga typhoon, earthquake, ano pa man yan dapat. Kasi hindi natin napipredict like an earthquake, diba? Typhoon, napipredict. Pero, minsan ang iba, nagkakamali din sa mga kung saan tatama, anong lakas ng hangin. Kasi syempre, nature po yan, hindi natin alam eh. Kahit sabi mo, meron tayong mga equipments na ginagamit, may tendency na napapamali pa din. Diba? Like yung nangyari ng Yolanda before, diba? Alam po natin yan. Sobrang ang laki ng damage nun. Pero hindi na napredict na ganun. Kasi nga, wala pa silang idea na ganun para sobrang lakas. First time nilang ma-encounter. So, ano yung nangyari ngayon? Di ang laki na naging problema kasi hindi sila naganda na dapat walaan sa laki sa din. Ang importante, pahalagin safety and security. Okay? So, next po dyan is duties and responsibilities. Siyempre, kailangan yung gaganap ng mga security guard, aware sila. Ano yung trabaho nila? Halimbawa, nagkaroon ng mga problema. So, ano yung gagawin mo pag ikaw naka-assign dyan? Dapat po naka-disseminate yan. So, mamaya natin itatap, ipapaliwag ng gusto yan pagdating dito sa pinakahuli. So, ang next po dyan is drills and exercises. Kaya may mga drills and exercises about sa earthquake drill, ano, fire drill. Kasi bakit? Kailangan natin umakma na kunyari nangyayari na para pag may nangyari, alam na natin ang gagawin, di ba? Okay, nangyari mo dinner alarm, yan nga, di ba? Mayroon tayong mga fire yearly sa mga company para isang clearance yan or isang prerequisite yan para mag-comply sila sa excuse me, sa pag-renew ng kanilang mga clearances. Yan, mahalaga po yan. Hindi dapat binabaliwala. Ano po? So, i-aakma natin yan. Itetest natin kung paano nila dalhin. So, pag may kulang papaitingin, pasusunod dali, ganito yung gagawin natin. Oh, parang may kulang. Kulang kayo sa ganitong ano, sa ilalagay yung mga yung trench ninyo, yung mga sa ilaano yan, yung evacuation area, kung saan. Para alam nila kung saan sila pupunta in case of emergency. Hindi dapat mag-elevator, mag-fire exit. So, kasama po sa mga trivia. Bakit pinapractice yan? Yun nga, para maiwasan din yung panic. At aware sila ano yung gagawin. Kasi pagdating po ng emergency, kanya-kanya tayong ganap ng sarili natin na iligtas. Siyempre, sa dami ng mga tao sa company, kung hindi nila yung guard, hindi kakayanin yan. Kaya sa ibang company, merong mga tenant na may sarili silang mga ERT team, yung emergency response team. Kasi hindi kakayanin talaga ng mga guard tayong sa dami niya. Ito ba? So, dapat dinitrain din po natin sila. Okay, next po dyan is yung contingency plan. Ito yon. Itong contingency plan, ito yung mga ERT team, ano yung gagawin nila kapag tumama yung mga ganitong disaster. Di ba, halimbawa, a roving one ka, ano yung trabaho mo pag nangyari ang emergency? Halimbawa, ikaw sa firefighting, ikaw mag-ano lang kung may mga fire, ikaw mag-clearing ng mga fire exit pag tumating. So, ano mo na yung gagawin mo?
Kung ikaw naman ay roving 2, ano yung gagawin mo? Kung operator ka, kung ikaw ang kailangan mag-general alarm, yun yung gagawin mo. So, dapat naka-disseminate yan. Kung ikaw naman ang nasa malapit sa telepono, kung ikaw ang receptionist, ikaw ang tatawag ngayon sa mga rescue. Ganyan. So, naka-disseminate po yan. Meron tayong ibinibigay na task sa mga tao natin pag naka-duty na, kahit sabihin wala pa. Kasi hindi nga po natin alam eh. Ang alam natin, paano maghanda, paano mag-prepare. So, i-disseminate natin yan. Pag sinabi, ikaw, Robin, wan ka ngayon, ano yung trabaho mo? Eto gagawin ko sa akin. Yun lang ang gagawin mo. So, kanya-kanya, may sistema. Hindi nyo nararatil anong gagawin ganito. So, ibig sabihin, walang plano. May plano nila na hindi maging maganda yung outcome. Yun yung plano eh. Kaya ang sabi ko nga, hindi mo ginagawa ng tama, may plano ka. Yun yung plano mo, hindi mo gawin ng tama. Pero yung plano mo okay, yun yung plano mo, so magkatrabaho ka ng tama. So ganun na po, kaya napakahalaga po nitong security emergency planning. So ito po yung part 2, meron pa po itong part 3, siguro mahaba, medyo mahaba po kasi kaya kailangan madiscuss po natin para at least meron naman tayo konting nalalaman kahit paano or aware dito sa mga natatapit po natin. So maraming pong salamat, napakahalaga po nito, kaya kailangan po natin magplano para naman sa ganun malesen or masiro, mas maganda masiro, yun ang mga mangyayari sa area natin. Kaya yung mga ginagawa po natin sa mga pag-iikot, sa pag-check ng tao natin, that is also a part of planning in case of emergency na hindi magka-problema pag may mangyayari man na hindi kaaya-aya or unexpected. So maraming pong salamat and have a blessed day po sa ating lahat.